si Mayor Walter Marquez ng Sablayan Occidental, Mindoro. Mangangamusta ho tayo doon. Mayor, maganda umaga po! Bayan at sa ating mga taga-subaybay. Opo, ay kamusta na ho supply ng kuryente dyan sa Sablayan? Ako po, sinisikap naming maganda ang araw-araw. Kahit na matindi pa rin ang nararanasan nating krisis sa kuryente. Apat na oras lang po, araw-araw, ang ating kuryente dito, kabayan. Apat na oras po? Apat? Opo, apat. Pag medyo sinuswerte, hanggang lima o hanggang anim na oras kada araw. Opo. Ay, papaano ho yan? Papaano ang negosyo? Papaano ang mga ospital? Paano ang mga eskwelahan? Lahat po yan ay aming alalahanin sa ating lokal na pamahalaan dahil talaga pong ganito ang supply ng kuryente rito. At kami ay nananawagan po ng tulong na dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Nagdeklara po kami bawat bayan ng state of calamity due to power crisis. Pero ang solusyon, yun po yung pinagsisikapan natin na sana ay magawa po natin ang paraan. Opo. Ay, wala ho bang problema yung mga... May ospital ba kayo dyan? Meron po. Meron po tayong mga ospital. At marami po ang nagkakasakit dahil po dito sa ating pinoproblema nga sa kuryente. Opo. And nakarating na rin ba sa inyo ang sinasabi ho na may kinontrata ang NEA na Power System Incorporated para siyang magbigay ng 5 megawatts na katumbas ng hanggang 4 na oras na supply ng kuryente. Kung mangyayari ito, magiging 8 oras na lang ho ang inyong 8 oras na ang inyong supply. Yun po, kung magkatotoo po yan. Pero big sabihin ko ay ang pangangailangan po ng ating lalawigan ay dapat sana ay yung buong panahon ay meron tayong sufficienteng supply ng kuryente. So itong panibagong pakikipagkasundo ng NEA ito sa isang power source incorporated ay makaka-augment sa pangangailangan po ng ating lalawigan. Oho, at ang magandang balita, kaya lang, maikli, ilang buwan lang ito. Hindi po ipapasa sa consumers. Tatagal lang po ito ng 2 buwan. Oo. Hindi ayon po sa napagkasunduan nila, tatagal ng 2 buwan. At ang maganda lang, hindi po ito ipapasa sa ating mga konsumidor. Oo. Pero pagkatapos ng 2 buwan, ano naman ang magiging kalagayan ako ng sablayan at ang lalawigan ng Occidental Mindoro. Hey, maraming po sana ang panawagan, kabayan, matagalang solusyon sa problema po ito. Well, umaasa ko tayo sapagat ang Senado pinansin na rin ang problema. Magkakaroon sila ng hearing. Sana sa hearing na ito ay magkaroon na ng matagalang solusyon sa problema po dyan sa Occidental Mindoro. Yun nga po, ang ipinapagpasalamat din natin dahil ang Senado at ang Kongreso ay may mga inisiyatibo na para dinggin itong problemang ito. Okay. Pero siyempre, ang panawagan ay ultimatum po na solusyon. Dahil ang ating pong ekonomiya, ang ating pong mga basic services ay bantulot ang pagpapadaloy dahil sa talagang talamak na problema sa kuryente. Ano po ang number one negosyo dyan sa sablayan? Tayo po ay nakasandig sa agrikultura at turismo, kabayan. Oo nga. Oo. Paano ang turismo natin? Yan ang ating kalakan. Ako po, ang ating pong mga turista ay nakahubad sa mga hotel. Dahil wala pong kahit po generator, malaki rin po ang kinukonsumo. Siyempre, oo. Kaya meron nung periodic na pagpapa-under lamang ng mga generator. Pero yung medyo gabi na ay siguradong pinapatay na ho ng ating mga hotels ang kanilang mga generator. Oho. So, pero may dumarating pa rin ng mga turista? Kahit lokal? Opo, kabayan. Kahit papano, yun naman ang ating kinagagalak din. Itong nangyayaring krisis na ito, ina-adapt na nila. Na kung ano na, ito na ang turismo na dinadayo dito, yung brownout. Yun din ho ang panawagan sana namin, kabayan. Sana may pumuntang mga matataas na opisyal ng pamahalaan dito
para ma-experience nila yung nararanasan ng ating pong mga kababayan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Okay. Ay para mahirap kasi malapatan ang solusyon pag hindi alam mo ang problema eh. Kaya nga, dapat malaman nila. Anyway, Mayor, umaasa ho tayo na pang matagal ang solusyon na ang maibibigay ng ating pamahalaan sa problema dyan sa Occidental Mindoro. Salamat po. Yan po aming panawagan at pakiusap, kabayan, at malaking pong tulong itong panayam na ito para makarating po sa kinauukulan itong hinaing ng ating pong mga kababayan na kami po ay para doon sa ultimatum na solusyon. Ang mga paliwanag kung bakit nangyayari ito ay mahirap na pong intindihin dahil talagang sadyang given ang problema at dapat may intervention ang mga concerned agencies ng ating gobyerno sa problemang ito. Okay. Sabotahin na po ang ekonomiya at ito po ay maliwanag ding paglabag sa karapatang pantao ng mga taga Mindoro, and we demand justice po, kabayan. Okay. Maraming salamat po, Mayor Walter Marquez ng Sablayan, Occidental Mindoro.